Ethel sa motor at si Ethel. Tapos babalikan ko si Alvin at saka si Aya. Ang hirap, ang pangit ng karsada sa pamalakay. Pero noong pagdating namin doon, tinatawagan kami ni Brother Leonard. Sabi niya, ano ba ito? Pero masipag mag-aral ng DOP, nagulat kami, tinawagan kami noong una. Pagbalik namin, ang daming sagot. Tapos ay, nung nag-appeal na ako for baptism, nagpatinyag din. At ako, Brother Leonard, ay tuwang-tuwa na narito ka ngayong araw na ito. At yung ibang mga narito na nabinyagan sa panahon namin dito, God is so good. And He is still working through His Holy Spirit right now sa ating kalagitnaan. Marunit ko ang Diyos ay totoo at nagsasabi ng totoo. I will pour you out a blessing. It's a promise. Pwede ko ba yan mapahawakan, Pastor? Yes. I will pour you out. Malakay 3 verse 10, New Living Translation. I will pour you out a blessing so great. How do you like that? I will pour you out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it! Put me to the test. Yan ang sabi ng Panginoon. Lala ko ang story ni Pastor Almasan. Asahin siya sa Bungaboy. Hindi ko makalimutan ang kanyang story dahil hindi ko rin talaga makalimutan. Sabi niya doon, mayroong bagong naikayap sa Bungaboy. Nagbabantay ng sibuisan. Wala silang sariling farm. Ako'y pakinig kasi bata pa ako noon, siya ay ordinaryo na. Siyempre, pag hindi mo pinakinggan yung ordinaryo, parang hindi mo nakaganda. So, nakinig ko ako kahit gusto ko nang maglaro ng basketball. So, sabi niya, mayroon akong karanasan sa Bungaboy. Nagbabantay ng sibuyas farm. At ang sabi niya ay, nung nabinyagan, ang buong pamilya dumadalo ng ilang Sabado. At noong lumipas ang ilang Sabado ay hindi na lumalo. Dinalaw niya. Nung pagdalaw niya, ang sagot sa kanya, Pastor, nahihiya po kami. Kasi pagdating po ng offering bag, wala po kami nailalagay. At saka po, Pastor, alam mo naman, kami nagbabantay lang dito, arawan. Minsan naglalakad po kami kasi wala po kami pamasahe. Kaya hindi na po muna kami magsisimba. Hindi po kami nadoktrinahan ng Andrew at ikaw po. Kasi sabi ng isang pastor, nung ako ay dumating sa stewardship, sabi niya, Pastor, kasi pag isinali namin yung Andrew at ikaw po sa pag-Bible study, baka hindi tuloy magpabinyak. Eh bakit naman? Eh kasi mababawasan yung pera niya eh. Kaya mabuti siguro, Pastor, pabinyagan na muna bago natin aralan, at least nasa loob na. Sabi ko, mautak din yung pastor na ito. Paano kung sinabihan mo na magbibigay pala at magbaklayin naman ah? Sabi niya, maharap ha? Basta nang binaga na siya. Sabi ko, okay din ko. So, ang nangyari mga kapatid ko, sabi ni Pastor Almasan, wala naman daw siya mag-apil eh. Kasi totoo naman, nawala talaga sila. Ang kanyang iniwan, bago daw siya umalis. Sabi niya, pero mga kapatid, ito ang aking hamon sa inyo. Wala rin pamigay daw siya. Wala. Sabi niya, ito, babasahin ko muna sa inyo. Bago ko kayo tuluyan magsabi na hindi na kayo sasama. Subukan nyo muna ito. So, bata-bata pa si Pastor din noon, nung karanasan niya, sabi daw niya ay, binasa niya ang Malakay 3 verse 10. Pagkatapos, mga kapatid ko, umuwi na siya, katapos niya manalangin, masama pa rin daw yung mukha ng magpamilya. Sumunod na Sabado, sumimba nga, masama ang mukha. Kasi ang hamon ni Pastor, subukan. Sumunod na Sabado, masama pa rin ang mukha. Hindi naman na daw niya pinansin kasi district nga po, so paikot-ikot lang siya. After 6 months, bumalik si Pastor sa Bungabon, siya ay mayroong surprise ang nakita. Ang masamaang mukha dati, masaya na at nakasakay na ng bagong tricycle. Tinanong ni Pastor, pasimple, Brad, parang asenso ka na ngayon ha. Kumusta? Masabi daw sa kanya, Pastor, wala naman po kaming ibang sikreto kung hindi yung sinabi mo na subukan ng Panginoon. Hindi namin alam kung saan galing ang pagpapala. Basta alam namin, hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Totoo pala, Pastor. Totoo pala. Mga kapatid ko, kung hindi pa natin nasubukan ng Panginoon, subukan nyo na. Because God is faithful. God is faithful. Inalis kami dito ng CLC na gustong-gusto pa sana namin tumira dito.
2014. Iisang taon na lang naman at tatlong buwan, bakit kailangan pa kaming alisin? E samantalang minsan si Brother Jonathan Tayabin kapag ka nagdidinta ng gulay, nag-iiwan ang gulay sa pintuan namin kahit wala kami. Pagdating namin sa Cavite, wala. Yung aming tinitirahan ang may-ari, tinitirahan apartment ang may-ari kahit hindi Adventist. Pag nag-harvest ng tilapia dito sa nunong mga kapatid ko, kalahating balde ng tilapia iniiwan sa amin na hindi naman kami kumakain. Kaya si Ate Ami ang taga-kain. Hindi ko alam kung nabigyan namin si Ate Lady. Pero ilang beses kami tumanggap ng tilapia, hindi kasi kami kumakain ng tilapia. Hindi ko alam, kumakain po ako ng tilapia. Pag-pray ko lang. Si Mrs., hindi ko alam. So, ipinanigay namin. Mga kapatid ko, pagdating namin sa silang, walang pa kami mga kasama, tinawag ko ako doon sa isang school, private school, ipag-pray yung ano yung mga graduating class. So, ako po ay napunta, nakabarong po ako, nakamotor, nag-jacket. Ang aking motor ay naka-reserve na. Wala pa po kami sahod. Sabi daw ni Jay, Mami, gusto kong kumain ng ano, apple. Gusto kong uminom ng yakult. Lalo ko yung manhingi, tapos walang-wala ka. Masakit. Diba? Masakit. Nung anak mo nanghingi, tapos walang-wala kang nangibigay. Sabi ko siya, alis na muna ako. Nanghingi muna ako kumain. Kasi ang ulam namin for the past 6 meals ay malunggay lang naman lagi. Sabi ko, malayo pa ang sahuran. So, punta pa ako sa school. Ang salita ng kaunti sa isang private school, sa graduating class, na nakangiti na gano'n na lang, parang nakakain na. Ang damit ay parang mayaman din. Diba? Mga pastor nyo, yan pag tumayos. Yan, pag tumayos yung harapan, laging, parang laging marami. Pero kung gusto nyo malaman, tanongin nyo, so, kumusta? Huwag sa karamihan, ha? Pastor, kumusta dyan? Meron pa ba? Mga kapatid ko, pagkatapos kong magsalita, ang sabi ay, Pastor, kumain ka. Kumain ko ako doon sa isang maliit na room, mga kapatid ko. Pagkatapos kong tinignan ko yung pagkain, may pritong itlog, may hotdog, may pritong isda. Sabi ko, sana nandito sila. Para makakain din sila. Pero dahil wala, dinamihan ko na lang. So, di ba? Total, wala naman sila. At least ako, kamusok na lamang. So, kumain ko ako at sabi ko, ay, salamat. Ang problema ko, makakabalik pa kaya yung gasolina ko. Dahil naka-reserve na. So, walang magagawa kundi manalangin. Sinuot ko yung jacket ko ulit at ako'y alis na. Sabi ng principal, Pastor, saglit lang po, mayroon lang po ang niyaabot. Sabi ko, Ma'am, wala mong bayad. Sabi niya, hindi ko ito bayad, Pastor. Sabi ko, ay, okay. Hindi naman pala yung bayad, itanggap. Tinanggap ko, maliit na card. Sabi ko, parang thank you card yung ako. So nilagay ko po sa bulsa ko na walang maraming sinabi. Salamat po ma'am, pero dahil walang wala ka, gusto mong malaman kung mayroon niya ba talaga. Tumigil ako sa ilalim ng puro ng akasya na medyo malayo-layo na sa school. At aking tinignan, ano ba pwede? Hindi siya sulat, hindi siya card. Malambot ko eh. Yung tinignan ko, ang unang nakita, dilaw kagad. Ay, salamat! Dilaw. Sabi ko, parang hindi ata, parang hindi lang ito isa eh, parang makapalatal eh. So, sinilip ko ba talaga siya ng maayos? Mayroong blue na nando. At hindi lang isa, dalawa. 2,500. Hindi ko lang inisip kung may gasolina ako. Inaandar ko yung motor, hanurot ako pa dito sa gasoline station. Pagdating sa gasoline station, sabi, Sir, magkano? Full tank. Mayabang. Mayabang. Kasi may 2,500. Full tank. Pagdating ko sa bahay, Mami, bawasan mo yung ikapo, 10%. Bawasin mo yung offering, 10%. Bumili ka na ngayon ng apple. Bumili ka na ng gusto niyang kain. Bumili ka na ng diaper. Bumili ka na rin ng isda ng may pangsahog naman tayo sa malunggay. I will pour you out. Blessings.
Mabagka katiwalaan ng Diyos. Medyo bias ako ng kaunti na yun dahil kami nga nasa stewardship. Pero nais kong sabihin sa inyo, nung sinubukan namin na magkaroon ng 10% para sa tithes, 10% para sa offering, sasabihin ko sa inyo, ang Diyos ay hindi kami pinakulang. Try it, put me to the test. Mga kapatid ko, marami pang story, wala pang panahon. I will be with you always. Is another praise, mga kapatid ko, sentence. Hindi ko alam na sinabi ng ating Panginoon Jesus. Go ye therefore, the Lumapu Church and San Luis District, South Aurora. Go ye therefore and make disciples of all nations and be sure of this. How do you like that? Be sure of this. Dapat ay alamin mo na ito'y sigurado. Be sure of this. I am with you always, even to the end of the age. Totoo ang Diyos? Totoo. Nasa kansa na po kami na assign, meron pong Australian na dumating sa amin. Siya ay nag-join sa aming family worship na simula noong pandemic, mga kapatid ko. Galing po ako sa distrito, umuwi ako ng bahay. Padalas na yung mga kasama ko sa bahay. Pupunta raw kami ng SM. Sabi ko, okay, pupunta kayo sa SM, wala naman tayong pera. Basta pupunta tayo sa SM, bilis na sila lahat. So ako naman, tahimik lang, punta rin akong sakyan at pinag-drive ko rin sila papunta sa SM. Pagdating sa SM, mga kapatid, yung mga anak ko, kanya-kanya, karipas na ng takbo. Kuha ng laruan, kuha ng scooter. Sabi ko, hala, anong nangyayari dito? Pinuntahan ko yung ilang sa kanila. Sabi ko, bakit kayo nagpunta na ganyan? Siguro nahalata ako ng Australian na kasama namin. Tinawag niya ako. Siya ay 70 years old na mahigit. Sabi niya, doon halika. Alam niyo yung mga matatanda, maaalam na. Alam niyo yung ginawa ko sa mga bata, kinausap ko. Sabi ko, saan ang pambayad ng mga ganyan? May 2,000, may 1,800. Ay, ito yung mga ambisyoso. Nangumuha ng ganyan, wala naman kami pera. Kaya ambisyon lang talaga yun. Nilapitan ako ng matanda. Sabi niya, doon, come. So, lumapit ako sa matanda at sabi niya, I am thinking, maybe you are worrying for the payment of these toys. Sabi ko, exactly. Sabi niya, don't you worry, I am with you. I was the one who invited him to come. I'll buy for them. Alam niyo, ako ay nahimasmasa. Sige niyo, pinanguhan na nila yung mga laruan, pagkamamahan. Mga kapatid ko, noong sinabi ni Nana, we call her Nana, alam niyo, sabi ko, ay, salamat, hindi pala kami ang magbabayad. Dahil wala rin naman talaga kami pambayad. Sabi niya, I am with you. I was the one who invited them. Mga kapatid ko, sabihin ko sa mga alam ko, sige, kuha ko kayo. Pero siyempre, baka hindi ko alam yung usapan nila. Mga kapatid ko, binayaran nung babae na yun, hindi po siya advocate. Siya ay nagsadya lang sa Pilipinas para dumalaw, dalawin yung mga bata. Dahil kami yung mga magulang ng mga bata, kasama na rin kami. Pagka pinakain niya yung mga bata, kakain din kami. Kasi ito yung mga magulang ng mga bata. Mga kapatid ko, hindi ko makalimutan. Sabi niya, I am with you. I am the one who invited them para kumuha ng mga ganyan. Don't you worry. And there's a God who is all-powerful, all-knowing God. Sabi niya, go ye therefore, make disciples of all nations, and be sure of this, Lumapu Church and San Luis District. I am with you always, even to the end of the age. Ako'y kasama. Magtapa tayo, mga kapatid ko. Tayo'y humay. This is the purpose why we have this church. Ang pagka-organisa ng church, mga kapatid ko, ay hindi lang para mag-happy-happy tayo. Ang pagka-organisa ng church ay para sa gawain ng Panginoon. Believe me, kung tayo ay iglesia na wala ng commission, maraming nangyayari sa Amerika, wala na dissolve ang iglesia, una dahil hindi na gumagawa sa gawain ng pagmimisyon ang mga kaalip. Ang minamahal na parang ko, wala na akong maraming panahon, tayo ay magpatuloy na. Nagpunta kami sa Negros Oriental, ilang missionaries.
Mayroon kami, Pastor, binabaybustadihan na pastor ng New Bible Baptist. Ako ay bagong graduate ng theology sa MDC. Ang layo ay mga dito hanggang San Luis, pero lakad lang, maputik pa. Alam niyo, maputik ko, almost 10 months, pabalik-balik kami ro. Sabi niya, nung siya ay nabinyag na, ito ay kanyang kwento. Sabi niya, nung pabalik-balik sila Pastor Don at ang kanyang partner sa aming bahay, tumatawa ako pag umaalis na sila. Ang kanya ro pong tawa ay ganito, itong mga batang misyonary na ito, hindi nag-iisip. Ako ay pastor. Ako ay dinabible study. Akala siguro nila ako ay maiigayat nila dyan sa napakaraming bawal na relihiyon. Pero alam nyo mga dito, pagkatapos ng 10 months na pabalik-balik, pagkatapos noong sakripisyo mga kapatid ko, nung nag-appeal ang district pastor kung sino ang magpabinyag, umiiyak si pastor at nag-desisyon na magpabinyag. Umiiyak siya nung siya ay nag-testimony. Sabi niya, I'm sorry. Masyado kong minaliit kayo ng mga lingkod ng Panginoon. Ang sabi ko, ako na matandang pastor, ay inyong dadalhin dyan sa inyong kapilya na napakaraming bawal. Pero nung aking nalaman na ito ang totoo, ngayon ako ay nagdidesisyon, magpapabautismo na po. At ako at ang partner ay umiiyak. We have seen the presence of God sa amin pong simple pagminister. Mga kapatid ko, hindi ko alam kung may pag-asa noon. Kapag titingnan natin ang kamalatan, parang wala naman atang pag-asa magtayo ng iglesia. But it's not my work. Hindi trabaho ng mga pastor. Hindi trabaho ng mga elder, mga kapatid ko. Ito ay gawain ng Panginoon, and He promised, I am with you always, even to the end of the age. Magtiwala po tayo, mga kapatid ko. And one more thing na nais kong emphasize. It is in the context of going, it is in the context of making disciples that Christ promised that He will be with us always. What can you say? Mga kapatid ko, sa konteksto po ng paggagawa ng mga alagad, ang pangako ibinigay, ako ay kasama ninyong palagi. Without involvement, mga kapatid ko, of in the process of making disciples, do not claim this promise. Mga kapatid ko, we have no right to claim this promise. Dahil ang pangakong ito, I am with you always, ay sa konteksto, mga kapatid ko, ng making disciples. Don't tell me, pupunta po ako sa ganitong lugar, anong gagawin mo? Suray-suray ha? Liwaliw lang ba? No. Ano gagawin mo roon? Magliliwaliw lang? Kasamahan naman tayo ng Panginoon. Mali. Mga kapatid ko, ang pangakong I am with you always is in the context of making disciples. Gusto niyo makasama lagi ang Panginoon? Sinong gusto lagi makasama ang Panginoon? Mag-involve po kayo in making disciples. Brand Sabbath School, Vacation Bible School, di ba? Feeding, medical mission, o di ba? Evangelistic effort, mga kapatid ko, sigurado akong kasama natin ang Panginoon. At kauli-ulihan, dito mga kapatid ko, nais ko ating panghawakan. Nang sabi niya, I will come again. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Dito mga kapatid, church, we want to see you standing in front of God sa kanyang pagdating na tangan-tangan ang pangako ng Panginoon. I will come again. Do not let your heart be troubled. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. I will come again. Malapit na siyang dumating. Siya ay darating. Mga kapatid ko, kailangan natin panghawakan ito sapagkat ito ang tanging dahilan kung bakit ang iglesia, mga kapatid ko, ay natatag. Tayo po ay Seventh-day Adventist. Naghihintay rin tayo sa pagparito ng ating Panginoon at nanginili ng araw ng Sabat. And here's the thing na nais kong atin pong isa-isip at isa-puso. Where I am, there you may be also. Where there is God, there is life. Where there is God, there is love. Where there is God, there is healing. Where there is God, there is victory. There is hope. Mga kapatid ko, yan ang pag-asa, yan ang inanais natin,
Pastor Don, mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? Mga kapatid ko, we are here together celebrating God's truthfulness, mga kapatid ko. Siya na nagsalita ng mga bagay nito ay tapat at mapagkakatiwalaan. Let's go back sa atin kung saan tayo nagkasimula. Truthfulness and integrity are attributes of God. Ang pagiging totoo, tapat, at integridad ay mga likas ng Diyos. Babasahin natin yung kasunod. And he, Mr., Miss, Mrs., and he who possesses these qualities possesses a power that is invincible. Siya, kayo, sino man sa atin, ang ating Diyos ay totoo at may integridad. At siya, sino man sa atin na mayroong ganito, ay mayroong ganitong kalidad at kapangyarihan. Ano bang invincible sa Tagalog? Walang talo, hindi masusupil, hindi magagapi, hindi magigiba. Yes, he who possesses these qualities possesses power that is invincible. Kayo at ako ay nilalang ayon sa wangis ng Panginoon. You and I could also be a person na truthful, mga kapatid ko, and a person with integrity dahil nilikha tayo ayon sa wangis ng ating Diyos. Ang mga ating kong pinag-aralan ay mga bagay na nais kong ating tingnan at panghawakan sapagkat ang nanako ang gumawa ang patuloy na gumagawa sa ating mga buhay sa kanyang iglesia at sa tagumpay ng kanyang gawain ay tapat at mapagkatiwala. So dito Mabong Church, happy anniversary. Praises be to God and to all of you. Happy Sabbath. Amen.